Hello po sa inyo lahat. Ang pusulang na pag-usapan natin ng mga nangyayari. Alam nyo, painit ng painit ang kaso ni dito ni kay Percy Lapid. At ayun na nga, yun sa ating title na binanggit. Although, eto ha, paliwanag natin, linawin nung natin ano ba ibig sabihin lang binanggit yung pangalan ni Bantag. Ha? Kasi ang problema ko, may konting problema dito sa pagkabanggit ng pangalan ni Bantag. Binanggit na ho siya ng isa sa mga nakasuhan. Okay? Isa sa mga involved di umano. Okay? Binanggit ho yung pangalan niya. Pag-usapan ho natin yan kasi nung iisipin mo, kung title lang ang babasahin mo, medyo may isip mo, oh nga, kasama si Bantag, ganun. Pero sandali, ang nangbanggit po ay pangalawang tao laang. Hindi ho ito direct. Okay, ito, panoorin ho natin ha. Oh, ito. Pasok. Isang nagngangalang Bantag ang lumutang sa dagdag na affidavit ng sumukong gunman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid na si Joel Escorial. Ang Bantag na sinasabi niya, pinanggit daw sa kanya ng umano'y middleman na si Cristito Villamor Palanya bago ito mamatay, na nag-utos daw sa kanilang patayin si Lapid. Tinutukan niya ni John Consulta. Exclusive. Isa sa mga dokumentong isinumite sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ang 5 pahinang supplemental affidavit na ito ng umaming gunman na si Joel Escorial. Sa supplemental affidavit na may petsang October 22, 2022 na ibinigay ng aming source sa GMA News, sinabi ni Escorial na nang malaman niyang patay na ang itinuro niyang middleman na si Cristito Villamor Palanya, nais daw niyang idagdag ang kanilang napag-usapan bago ito na... Ito ha? So, idinagdag lang. Okay? Ako, ulitin ko. Para lang sa kaalaman ng iba, wala ako sinasabing guilty si Bantag. Wala rin ako sinasabing hindi siya involved. Okay? Pinipresenta lang ho natin at hinihimay natin yung mga nangyayari at mga salaysay. Kasi dito, ang nagsabi lang, di umano. Sabi nitong isa na kinausap nitong middleman na napatay. Binanggit daw sa kanya. Linawin natin ha, binanggit lang ho daw nung napatay dito sa isang tao na itong tao naman na ito ang nagsabing sinabi daw nitong napatay si Bantag. So ibig sabihin, pangalawa ho siya. Okay? Isiningit lang, isinama lang. Pangalawa lang ho siya. Hindi ho siya yung mismong may personal na alam. Para lang umalinaw kasi hindi natin alam kung anong kwento dito eh. Pinapaano lang natin, ha? Ninihimay lang natin. Matay sa kanilang pag-uusap daw noong October 16, 2022, bandang alas 8 ng gabi, sinabi ni Villamor Palanya na kapag nahuli siya ng polis, huwag daw niyang sabihin na isang Bantag ang nag-utos sa kanila na patayin si Percy Lapid. Sinabi pa raw ni Villamor na okay lang daw na siya ang ituro dahil kapag umamin daw siya ay siguradong papatayin siya sa loob ng bilibid. Ito raw ang dahilan kung bakit di niya ito sinabi nung una siyang tinanong ng mga polis nang siya ay sumuko. Pero ngayong patay na raw si Villamor pala niya. So ang dahilan naman niya kung bakit huli, kasi nga daw, nung una, akala, siyempre binanggit sa kanya, di ba? O buhay pa yung tao. So, ini-expect niya, yun ang magsasabi, just in case. Kaya lang, nung namatay na, sinabi na, sandali, banggitin ko na yung sinabi sa akin. Okay? Ang akin lang dito, ganito. Two things, dalawang bagay. Pwede ka namang mag-coach, sabihin mo, sabi sa akin nun eh. Hindi naman na pwedeng pasinungalingan ng tao kasi patay na nga. So paano niya pasisinungalingan yung sinabi? Kasi pwedeng sinabi lang ni ganito sa akin, di ba? Yung tao na yun, patay na. Paano niya sasabihin, hindi ko sinabi yan ha? Huwag ka nag-invento dyan. Hindi niya pwedeng sabihin yon. At the same time, pero naman, totoo talaga dahil siya ang huling nakausap o siya yung kinausap at sinabing pag may nangyari, utos ito ni Bantag. Pwedeng ganun, di ba? Pwede. So, dalawa yung option na yan. Kaya lang, let us not, huwag nating kagad tanggapin na katotohanan kagad yun. Kasi, sabi ko nga, iniisip ko sa korte, kunwari, paano mo patutunayan
na totoo yung sinabi mo. Kasi hindi naman pwedeng, kasi pwede ka magturo eh. May kasalanan yan, si ganito. O, sabi ni ganyan. Hindi, di ba? Halimbawa lang. Eto, scenario lang, ah. Halimbawa lang. Eh, what if etong si pangalawa, etong si, sabihin na natin si person B, okay? Si person A yung namatay, ha? Yung pinaka-middleman. Etong si person B, eh, may galit kay Pangulong Duterte. Halimbawa lang, di ba? Halimbawa lang naman. Sabihin na natin, biglang sinabi niya, ay, sabi sa akin ni person A, si Duterte daw ang nagpapatay. Di ba? Kasi galit nga siya eh. Si person B kay Duterte. O, halimbawa lang. Di ba? Pwede bang mangyari yun? Si, pwede bang sabihin ni person A, ay, hindi ako naniniwala. Hindi totoo yan. Wala akong sinabing gayaan ha. Galit lang niyan kay Duterte. Kaya eh, dinadamay. Ganon, di ba? So, ganon din. Same scenario din po pagdating kay Bantag. Eh, what if? What if lang naman, okay? Galit itong si person B dito kay Bantag. At sabihin na lang niya, eh sabi ni person A, sabi, ang mastermind si Bantag. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin, kaya delicate. Hindi ko nga alam kung paano niya patutunayan yun, di ba? Paano niya patutunayan na talagang totoo na si Bantag yun? Kasi talagang yung tatandaan niyo yan sa batas natin, dapat beyond reasonable doubt, hindi, walang kaduda-duda na siya ang nagpapatay. Yan ang talagang, naku po, medyo. Anong kaya natin kay Tansong Pulburon, kung sino trip niya? Kasi kung sino trip niya, baka malamang yun ang masunod eh. Ay sasabihin na ron ni Escorial na ang nag-utos sa kanila ay nagngangalang Bantag. Dalawang araw matapos ang kanilang huling pag-uusap, natagpo ang patay si Villamor Palanya sa loob ng kanyang selda. Hindi binigay ang buong pangalan ng tinutukoy nilang Bantag. Pero ang hepe ng Bureau of Corrections noong panahon na yun ay ang suspendido ngayong si Gerald Bantag na kabilang sa tinukoy na persons of interest ng pulisya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Bantag pero dati na niyang inalmahan ang pagkakasama sa kanya sa listahan ng mga persons of interest. Sa mga sworn statements ng ilang inmates na nakuha ng GMA News, inutusan daw ang apat na inmate para patayin si Villamor Palanya sa pamamagitan ng pagsupot sa kanyang ulo. Base sa autopsy report na nakuha ng DOJ, asphyxia ang ikinamatay ni Villamor. Kanina, itinuloy ang pagsasalang sa lie detector test sa mga natitirang inmates na nagbigay ng statement tungkol sa kanilang di umano'y involvement sa pagpatay kina Percy Lapid at Villamor Palanya. Gagamitin daw ito ng NBI para mas mapalakas ang kanilang isa sa pangkaso sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Alam mo, at ulitin ko ha, wala po ako sinasabing ano ha, wala po ako sinasabing hindi guilty si Bantag ha. Wala rin po ako sinasabing guilty si Bantag. Pero isipin nyo na lang yung mga possibility.